Hello mga B! Samahan nyo akong mag-slow mornings kasama ang pamilya Takazon. Papunta kami ngayon sa Apo Nena para mag-breakfast. Ito ang favorite almusal and hangout place naming magkakaibigan. At gusto ni John na ma-experience din ng kanyang mga magulang ang serenity that comes with having breakfast by the beach. Kaya he asked me to make a reservation for 4. Kasama daw pala ako sa lakad bilang navigator, taga-order at taga-signal tuwing magmamaneobra siya ng sasakyan. Siyempre, as an ambisyosong content creator, hindi natin sasayangin ng opportunidad to shoot some free content. Alam nyo ba kung bakit favorite namin ang Apo Nena? Bukod sa may rustic, homey at cozy vibe ang lugar, you also get to dine under the canopy of trees, greeted by the sweet and cold kisses of the early morning breeze. Nung nakapili na kami ng pwesto, umorder na kami ng aming food of choice. Siyempre, dahil sa creature of habit ako, hindi ko na pinag-isipan ang aking i-order. Laging general's breakfast ang cravings ko tuwing nasa Apo Nena. Habang pumipili pa sila ng kakainin, humiga muna ako sa may sanga ng puno para magbasa ng libro. The Courage to be Disliked ang nasa reading list ko ngayon. Angkop na angkop para sa mga gaya ko na masama ang ugali. May nagustuhan akong line doon sa book that hit a little too close to home. And what I did next was to reflect on it. Nakatulong din sa aking retrospection at internal self-talk ang tranquility ng lugar. Nung nabagot na akong magpaka-calm and centered, back to being kitikiti na tayo ulit. Nilibot ko yung buong place habang hinihintay yung pagkain namin. Medyo malayo pala ang lugar na to from our house at sulit ang halos isang oras na biyahe sa ganda ng lugar. Perfect ang hidden gem na ito sa mga katulad naming mahilig sa good food at peaceful environment. As I reach a certain level of maturity, na-realize ko na masaya pala talaga ang slow mornings. Yung binibigyan mo ng oras at panahon ang sarili mo para maging ikaw. Yung version mo na hiwalay sa mga titulo at responsibilidad na inaasahan sa'yo ng lipunan. After kong magdrama, dumating na yung mga pagkain namin. Umorder kami ng one of each kind sa kanilang breakfast menu. Hindi mawawala ang spam and kimchi rice na never ko nang pinagsawaan since natikman ko. At itong general's breakfast na may pancakes, eggs at longganisa to die for. Sa sarap nito, ito siguro yung hihilingin kong last meal in case na mapunta ako sa kulungan. Susubukan din namin itong gyudon kasi the name of the dish is quite intriguing. Kung mahilig kayo sa spicy at fermented food, I suggest na subukan nyo itong spam kimchi rice. Masarap yung blend ng asim ang hang ng kimchi sa tamis alat ng spam. At may crispy fried egg na din pala itong kasama. Itong gyudon naman, okay din. Malambot yung karne at masarsa. Nag-swap pala kami ng pinggan ni Tita Violi dahil hindi daw siya mahilig sa spicy food. Kaya binigay ko sa kanya yung general's breakfast na may pancakes at longganisa. Galit-galit muna kaming lahat sa sarap ng almusal. Hindi kami nagkikibuan dahil focused kami sa pagkain. Nung mabusog na, nagbasa na ulit ako ng libro. May bago pala akong thriller book na na-download at uumpisahan ko na siyang basahin ngayon. Pati si John ay naengganyo na ding magbasa ng libro. We spent the next hours reading by the waters. Ang presko ng ihip ng hangin at wala pang masyadong guest kaya caring-caring pa naming magtaas ng paa, humiga o bumaluktot sa anumang posisyong nais namin dahil wala namang ibang taong makakakita. Isa ang reading sa mga bonding namin. And it's also one of the few ways kung saan nagsuslow down ako at nagtitikom ng bibig. If you want me to keep still and shut up, hand me a good book. Para kay John, malakas na sedative ang libro. Isa ito sa mga skills niyang kinaiinggitan ko talaga. Ang bilis niyang makatulog, B. Nung magising na siya, nangungulit ng umorder ulit kami ng kape. Thai coffee itong binili niya. After inumin nito, I can't help myself but say, sabari ka! Masarap yung Thai coffee nila, matapang at may sipa. Hindi ako mahilig sa iced coffee kaya no choice si John kundi ubusin ang dalawang basong kape. Dahil nga sa di ko natikman yung pancakes kanina, nag-request akong ilibre pa niya ako ng isang order ng a la carte na pancakes. Ang kapal ng mukha ko no, humirit pa ako ng order kahit ang dami ko nang nakain kanina. Favorite ko kasi talaga yung pancakes dito sa Apo Nena. Sobrang linamlam at malasa kahit walang syrup or prutas. On its own, lasang-lasa mo talaga yung gatas at butter. Siyempre, para hindi ako makonsensya, nag-share din ako ng konti kay John John. Nagpaalam akong kunan siya ng reaction video habang kumakain. At nagpaka-OA naman ang mokong. Kung dadayo kayo dito sa Apo Nena, do not sleep on this. Ay, pagsisisihan nyo talaga kung di kayo umorder ng pancakes nila. 2 hours yata kaming tumambay dito sa resto. Dumadami na din kasi yung mga guest kaya kailangan na naming magpaalam. May mga malalaking labradors din sila dito na maamo at mababait. Gustong-gusto nila ang nabe-belly rub at namamasahe. Isa din sila sa mga rason kung bakit feel at home kami dito dahil sa mga cute at well-behaved dogs nila. Salamat sa pagtapos ng video. Sana masarap lagi ang ulam mo. Yun lang.